guys, yan. Welcome back. So ang vlog natin ngayon guys ay kung paano mag overhaul ng rear brake caliper ng Mazda 6 2007. Yan guys. So step by step to guys para masundan mo. Masundan ng ating ibang mga beginner na mga mekaniko. So ayan guys. Tatanggalin natin yung handbrake cable. Ayan. Tapos yung caliper pin, tapos lalagyan natin ng sipit yung flexible hose para pag tinanggal natin yung banjo bolt niyan, yung brake fluid hindi siya tumagas. Yan guys, yung brake caliper. So kahit isang brake caliper lang guys, tapos atakin nyo yan, makalalabas mo yan. Ayan na guys yung banjo bolt. Ayan na guys. Yan yung una nating tatanggalin, yang spring. Yan, sisikotin lang natin yan. Tapos yung 17 nut tatanggalin rin natin yan guys, para mahugot natin yung shafting yan mamaya. Yan, yan na guys. Yan, yan yung shafting. So, mamaya na yon, tatanggalin muna natin tong caliper piston. So, yan guys, dipihit yan. Pihitin lang natin counterclockwise. Yan, medyo maganit lang kasi nag-stack up na siya guys. O gamitan lang natin ng long nose na pliers para maikot natin guys. Yan, tanggal na guys. So bunot na. Yan, kalawang na siya. So yan guys, mayroon siyang thread. Ayan, yan yung boot. So mayroong lock pa yan guys, sisikotin lang yung lock para mapunot natin yung boot. Gamitan lang natin ng flat screw. So yan guys, oh, sobrang kalawang na ng loob. Kaya siya stuck up. Meron pang snap ring yan guys sa loob. So gagamitan natin ng pang ano ng snap ring. Yan guys, natanggal ko na. Yan. So meron kasing spring yan din guys. Yan, yan yung spring niya. Snap ring na dyan rin. Oh, meron pa rin yan guys. Yan, yan yung nasa ilalim ng tinanggal nating may snap ring, para matanggal lang tong shafting na to, kasi yan dyan guys nakalagay yon. Yan yung tumutulak para mag handbrake. Yan yung shafting na yan.
Tapos yan, tatanggalin rin natin yung boot. Yan guys. Ayan yung sa loob, sa ilalim ng caliper piston. So mamaya, pipress natin yan para maikabit. Ayan na guys, mantanggalin natin yung dalawang boot na yon. So ayan din guys, yan yung nasa ilalim nung caliper piston. Ayan yung pamalit natin guys na caliper kit. So may bago na ring piston. So kaya mas maganda tong ikabit guys. Ayan na guys, maliliit yung mga oil seal nya. So unahin natin dyan guys. Lagyan muna natin ng grasa kasi meron yan guys, bearing na roller. Tapos yung boot, so gamitan natin guys ng 22mm na socket para ma-flat sya, maikabit ng maganda. Tapos lagyan natin ng grasa yung shafting, pasok na natin dyan. Kailangan guys yung yan, yung merong kanal na yan, kailangan nakatapat sa caliper piston para may sentro natin yung pin nya. Yan na guys. Ayan. Meron din tayong pamalit nyan guys, o-ring. So kasama yan sa caliper kit. Yan. Lagyan natin guys ng grasa, tapos ilagay na yung pin para hindi lang siya malaglag. So kailangan yan para dumikit yung pin dyan sa tulak lang natin ng flat screw kasi medyo masikip yung o-ring guys, kaya kailangan pang pwersa yun. Yan guys, tinesting ko na, pag inikot ko umaangat. So ibig sabihin okay na. So kabitan natin muna yung o-ring. Yan guys, kailangan mayroong grasa yan para mas sumot siya guys dyan sa kanal niya. Yan guys, yung palang pin na yan, merong guide yan guys. Yan, kailangan sakto dun sa guide na yon para pumasok siya. Tapos lagay na natin yung yan, yung may spring na yan guys. Yan. Yan guys. So kailangan yan guys ma-i-press. So gagamitan ko siya ng socket na 16mm. Tapos lalagyan ko ng flat screw dyan sa may caliper niya para ma-press lang siya. So hindi yan natin gagamitan yan guys ng snap wrench kasi medyo masikip na. So gagamitan na lang natin ng flat screw
susungkitin na lang natin para bumaon yung snap ring dun sa may kanal niya. So kailangan guys lang ma-press para pumasok siya, para mas bumaon. So konting tiyaga lang guys, tapos pasensya para pumasok yung snap ring. O disungkit lang yan guys. So daan-daan lang guys hanggang sa pumasok siya. Diyan na kasi natin guys mapapasok yung snap wrench dyan. Yan guys, okay na. So double check natin. Guys, ayan lang naman guys yung part na medyo mahirap gawin. So subdan nyo lang tong video ko na to para hindi kayo mahirapan. Pasok yan. So ayan guys, dyan sa caliper piston meron pang oil seal yan guys, kaya kailangan rin nating tanggalin yan. So yan, tanggalin natin lang snap ring na yan, tapos hatakin lang natin. O nandyan na guys, meron siyang o-ring din. O napakaliit lang yan guys. Kinalawang na siya. So ayan, kailangan natin i-brush grind dyan guys para mawala yung kalawang yan. Andyan na. So ayan na yung pumalit natin. Ayan, lagyan natin guys ng grasa. Ayan, spring. Meron pang bearing yan guys, yung washer na yan. So patungan lang ng spring yan. Tapos pasok na natin dyan sa piston nya. Tapos balik na natin guys yung snap ring. So kailangan to ng flat screw para magkasabay silang ibabaon. Ayan guys. So double check. Okay na guys, ang sunod nating lalagay ay yung boot. Yan, ilalagay muna natin yan dyan guys para hindi tayo mahirapan maglagay ng lock. Yan guys, pasok muna natin dyan. Ayusin lang natin yan. Tapos ilagay na natin muna yung lock. Merong pang lock yan guys. Yan.
pakalagay natin nun guys, pihitin na natin pa clockwise itong brake piston niya. Yan, para pumasok siya, para bumuon na siya guys. Yan. So unti-unting bumabaon yan guys. Yan guys, isentro lang natin para hindi bumangga guys dun sa pin ng brake pad. So lagay na natin yan, tapos sigpitan, tapos install na rin yung spring. O ganun lang guys. Yan. Yan guys, na-install na natin. So pwede na natin ikabit. Yan. So kung paano guys yung pagtanggal nyo, ganun rin naman yung pagkabit. O sunod-sunod rin lang natin. Yan. Unahin natin yung banjo bolt, yung sa flexible hose. Tapos yan ng caliper pin. Tapos yung handbrake cable guys, yan merong 12mm bolt yan, so kabit na natin. Okay na guys, kailangan natin i-bleed. So wag muna nating i-handbrake yan guys. So iwasan natin i-handbrake. So kailangan natin bombahin muna yung preno. I-bleed muna. Yan. Para mag-set yung piston dun sa brake pad niya guys. So yan. Kailangan rin yan paanda rin para karoon ng vacuum. So ganyan ah, sige, lang bumba. Guys, para mawala lang yung
system. Firme. Para maging solid na brake fluid. Bomba. So, ganun lang naman guys. Sundan nyo lang tong video ko para hindi kayo mahirapan magpalit ng repair kit ng rear caliper ng Mazda 6. Firme. So, ganun lang. Like, subscribe to my channel. Thank you.